galing ng Utah Jazz sa pagkatalo sa kamay ni Kawhi Leonard at ng Los Angeles Clippers. Ngayon naman muli nilang hinarap ang koponan ni Lamelo Ball, ang Charlotte Hornets. So sa first quarter, dikit ang naging laban. Si Lamelo Ball ang nagdala sa Hornets na nakapagtala ng 10 points. Napaka-efficient ng rookie na ito sa first half at siya ang pangunahing problema ng Jazz. Pero nabigyan nga ito ng leksyon nang sinubukan niyang dakdakan ng harapan si Rudy Gobert pero hindi nga ito naging successful at nabutata nga siya ng big man ng Utah Jazz. Kung karamihan sa puntos ng Hornets ay mula sa paint, kabaliktara naman ito ng Jazz dahil sa labas halos nagmumula ang kanilang opensa. Tabla sa 35 ang magkabilang koponan sa pagtatapos ng first quarter. Sa second quarter, hindi pa rin mapigilan si Lamelo Ball. Sa isang play pa ngang ito, mga idol, kung saan naiskuran niya sa ilalim si Mike Conley ay tila ba nalilitan siya sa veteranong gwardiya ng Jazz. Hindi ito nagustuhan ng mga commentator dahil para bang nawala ang respeto ng rookie sa isang veterano. Para naman sa Jazz, nag-step up si Jordan Clarkson at siya ang naging leading scorer ng Jazz sa first half with 11 points. Tatlo dyan mga idol ay nanggaling sa 3. Sumunod sa kanya si Donovan Mitchell with 10 points. Dikita ng laban sa first and second quarter, 67-64 in favor of Hornets. Sa third quarter, bahagyang nakalayo ang Charlotte sa Jazz. Umabot sa 11 points ang largest lead ng kalaban dahil sa kaliwat ka ng 3 na kanilang pinakawalan. Last 60 seconds dahil sa technical free throw ni JC, sinundan pa ito ng driving layup at 3 ni George Niang. Dito na nakalamang ang Utah, 91-90 sa pagtatapos ng third quarter. Sa fourth quarter, instant offense ang ipinamalas si Jordan Clarkson at nag-ala all-star ito para sa Utah Jazz. Sa pagsisimula ng final quarter, maganda kaagad ang pag-setup nito kay Rudy Gobert at sinundan nito ng 2 threes pa ni JC na naging turning point ng laban hanggang sa matambakan niya ang Hornets. Dahil sa energy at aggression ni Clarkson, nahawa si George Niang at kaliwat ka ng 3 na din ang inambag nito para sa Jazz. Hanggang sa natambakan niya ang kalaban at hindi na muling nakahabol pa sa Utah. Sinimula ni Clarkson ang hot shooting para sa Jazz at sunod-sunod nang nagpakawala ng 3 ang kanyang mga kampe. Malaking factor din ang solid defense ni Gobert. Mga kailang beses na nareject niya ang ilan sa mga inside shot ng Hornets. Solid pa naman din mga idol ang mga blocks na naitala niya sa ngayong laro nila. Final score 110-132. Panalo ang Utah Jazz. May panibagong franchise record ang Utah. Yan ay nakapagtala sila ng 28 three-pointers sa larong ito. Sa kabuuan, Donovan Mitchell 23 points, George Niang 21 points, 7 of 7 beyond the arc mga idol. Joe Ingles 21 points, 7 rin ay nanggaling sa 3. Mike Conley 15 points, Rudy Gobert 10 points, 11 rebounds, and 6 block shot. At syempre ang ating kababayan na naging mitsa para tuluyang matambakan ng Hornets. Jordan Clarkson with 20 points, 4 assists, 2 rebounds, 2 steals, 5 out of 10 beyond the arc in 24 minutes of playing time. Ano ang masasabi mo sa performance ni JC? Magkomento lamang sa ibaba at ilike ang video na ito. Sunod na haharapin ang Jazz si LeBron James at ang LA Lakers. Susundan naman ito ng Miami Heat.